Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang, pagkalooban din nawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang ito ang kabataan na pag-asa ng bayan. Maging huwaran nawa sila o nawa nila si Maria sa pagpapadala sa kanilang puso si Jesus sa lahat ng oras at lugar. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. Ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan.
Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang umaga. Kahit maulan, no? Salamat at kayo'y naririto at nagsisimba. No? Isang pagbisita ang tema ng ating ebanghelyo ngayon. Isang pagbisita. Ngunit hindi lang ito basta-basta pagbisita. Dahil ito ay pagbisita na naghahatid ng galak. Sabihin nyo nga po, pagbisita. Galak. Hindi lahat ng pagbisita may hatid na galak. Yung iba, ang hatid, takot o pag-alala. Takot na hindi yung takot na may nakitang multo. Hindi po. Yung takot na kapag bumisita sa iyo, yung naniningil ng iyong upa. Diba? Yan, nakakatakot yan, no? Lalo na kung wala kang pangbayad, hindi po ba? O kaya naman, yung takot na pag binisita ka ng iyong inaanak. Diba? Ba't ka natatakot? Diba? Nagtatago ka pa nga eh. Kasi walang pambigay, no? Gipit. Ano pa? Eh yung mga bumibisita na mangungutang. Diba? Kinakabahan tayo pag ganyan ang bisita eh. Kaya hindi lahat ng pagbisita, galak ang hatid. Ngayon, narinig natin sa ating ebanghelyo, si Maria binisita ang kanyang pinsang si Elizabeth na nooy nagdadalang tao. At pagbati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Lahat ito nangyari dahil si Maria ay bumati. Bumisita si Maria, bumati at nagalak si Elizabeth at ang sanggol. Maganda po na ito yung pagninilayan natin sa araw na ito, ang pagbati na nagdudulot ng saya. Mayroong dalawang klase po na nagdudulot ng saya ng pagbati. Una, yung normal na pagbati o sa Ingles, greetings.
Hindi po ba bumabati tayo kapag mayroong okasyon o kaya naman sa tuwing tayo ay may nakikitang mga tao? Di ba? Kanina, bago tayo nagsimula, sabi ko, batiin mo yung katabi mo. Kasi dapat sinasanay natin na tayo ay nagbabatian. Kasi kapag binabati mo ang isang tao, pakiramdam ng tao, at is siya, ligtas siya, safe siya. Hindi ba? Kesa yung papasok ka sa isang lugar at wala man lang bumabati sa iyo. Di ba? Pakiramdam mo yung parang ang bigat, parang nakakatakot. Kasi wala man lang bumabati. Totoo naman, hindi naman natin lahat kilala. Pero kapag binabati natin, parang napapalagay yung ating kalooban. Kaya nga, kahit tayo ay nasa ibang bansa, wala kang kilala, pero pag ikaw ay binabati, di ba, pakiramdam mo, tanggap ka doon sa isang lugar, tanggap ka sa isang bansa. Ito yung isang klase ng pagbati, yung nakakagaang ng loob, nakakadagdag ng saya. Bumabati tayo kapag may okasyon, kapag birthday, hindi ba? Hindi kompleto ang birthday kapag walang pagbati. Di bali nang walang handa, di bali nang walang regalo, pero hindi kompleto ang birthday mo kung hindi ka binabati. Di ba ang saklap naman nun, birthday mo, pero walang nagha-happy birthday. Nangyayari minsan walang handa, walang regalo, pero hindi pwedeng walang pagbati. Ganon din pag graduation, o ngayon, nalalapit na ang Pasko. Paalala sa atin, ang pagbati natin ngayong Pasko ay Merry Christmas. Ha? Hindi po Happy Holidays. Alam ko, pag pumapasok tayo sa mga mall, ang bati ay Happy Holidays. Hindi po yan pang-Kristiyano. Sapagkat ang Pasko, hindi lang holiday, kundi birthday ni Jesus. Kaya ang bati natin, Merry Christmas. Ito po yung isang klase ng pagbati na nakakagaang, nakakapagpalagay ng loob. Pagbati. Ha? Dahil ang pagbati ay una nating ginagamit para maabot ang isang tao. Pag hindi tayo binabati ng tao, pakiramdam natin ang taas-taas niya. Ang hirap niyang lapitan, pakiramdam natin, suplado siya. Pero kapag binabati ka, hindi ba? E parang akala mo, close kayo. Kahit hindi naman kayo magkakilala. Pagbati, isang salita na nagdudulot ng saya. Pangalawa, pagbati. O sa Ingles, to make peace. Pagbati ay isang klase ng pagbati na nagdadala ng kapayapaan sa puso. Madalas, ginagawa natin ito kapag tayo ay mayroong kaaway o kapag tayo ay mayroong kagalit o kaya hindi na pagkakaunawaan, nakikipagbati tayo. At ito yung klase ng pagbati na nagdadala ng kapayapaan sa puso sapagkat ito lang naman ang kailangan para matigil ang isang alitan, para matigil ang isang awayan, makipagbati. Pag hindi nagkakaunawaan, makipagbati. Pero simple mang salita ito, para sa iba, napakahirap bigkasin. Napakahirap
gawin. Ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, bago po tayo maging abala sa madaming bagay, ito muna yung ating pagtuunan ng pansin, ang bumati at makipagbati, dahil walang saysay ang pagdiriwang ng Pasko kung may mga tao tayong hindi kayang batiin at hindi kayang makipagbati. Hindi po ba? Ang hirap magdiwang ng Pasko kahit masarap ang iyong pagkain kung hindi kayo bati ng iyong asawa. Ang hirap magdiwang ng Pasko kung alam mong hindi mo kayang batiin ang iyong kapitbahay. Diba? Sana wag nating sanayin yung ating mga sarili na nagdidiwang ng Pasko na may samaan ng loob. Kasi ito ang nagpapatigas sa ating mga puso. Huwag mong sanayin na nagdidiwang ng okasyon ng may galit. Huwag mong sanayin ng nabubuhay ng mayroong bigat sa dibdib. Kung pwede namang bitawan, kung pwede namang pakawalan, bakit hindi mo gawin? Kesa kinikim-kim yan, lalo ngayong magpapasko, bitawan mo na. Isang bati lang yan at sigurado kayo ay magiging bati. Isang sabi lang ng Merry Christmas. Kung hindi mo alam kung paano makipagbati, i-text mo, sabihin mo, Merry Christmas. Tignan mo, yun lang pala ang unang hakbang para magbati. Sabi nga ng ating dating arsobispo na si Cardinal Tagle, the cheapest form of charity is greeting. Hindi mo kailangan gumastos. Ang kailangan mo lang, pusong masaya. Dahil magiging masaya ang puso kung hindi, o magiging masaya ang iyong puso kung matututo kang bumati at makipagbati. Mga kapatid, ito ang mayroon si Maria. Meron siyang masayang puso na kahit na mayroong pinagdadaanan at mayroong sariling alalahanin at dalahin sa buhay, hindi nawala ang saya sa kanyang puso. Ito po yung magandang regalo natin sa ating sarili ngayong darating na Pasko, ang magkaroon ng masayang puso. Dahil kapag ang tao may masayang puso, ito ang magdadala sa kanya para bumati at makipagbati. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pangunawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halin at dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon.
ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ang Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Darating na ang Pasko.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang nang may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.